Welcome to our YouTube channel, La Cuachera Family. Ngayon guys, DIY naman tayo, do it yourself. Paano linisan ang aircon ng Suzuki APB GLX or GA models. So, ang GLX guys, dual aircon. So, ang technique dito guys, kailan alisin ng headliner. Pero hindi natin yun magagawa ngayon guys, kasi masyado siyang matrabaho. Ang mas common na lagi nadudumihan guys, yung front evaporator. Kaya itong DIY na ito ay pwede pang GA at GLX model, dahil parehas lang sila ng AC system kung paano linisan na hindi kailangan tanggalin ang dashboard at hindi kailangan pasingawin ang prion. So tuturo ko sa inyo ang step by step paano linisan guys ang AC front evaporator ng Suzuki APB GA and GLX model. Tara guys, samahan nyo ako. Ang unang step, ang ating gagawin ay tanggalin guys ito, glove box. Tanggalin muna natin ang glove box. Madali lang siya tanggalin para sa mga first timer. Paano siya tanggalin? Ito guys ha. Ayan, normal. Ipitin nyo lang, ipitin. Pagkaipit, tanggal itong dalawang lock na to, yung pagkasabit, pwede na siya hugutin. Ayan guys. Makikita na ngayon natin guys, yung blower at ang system nito, AC system ng APB. So, ang una natin gagawin guys, tanggalin ang resistor. Ito guys ang resistor. Kailangan natin yan alisin una gamit itong screw. Mas simple ito linisan kaysa sa ginawa ko sa paglinis ng Suzuki Celerio. So guys, natanggal na natin. Pagkatanggal natin kagad yun guys, ayusin lang natin mga wire para walang sagabal. Makikita ka agad natin guys yung evaporator, masisilip ka agad natin. Ayan guys ang evaporator ng APB. Ayan, napaka simple lang guys linisan, gamit lang natin Sunrox na may tubig. Babaran lang natin ng 5 minutes tapos ipa-flashing na natin kaagad ng tubig. Napakadali lang nito guys. Nakita nyo last November ko to nilinisan. Ayan o, malinis pa. Ayan o. Tapos alam nyo ba guys, ang ating system, AC system ay walang cabin filter. Meron dito guys na nabibili. Ito guys oh, yung ito kagaya nito guys, wala talaga siyang cabin filter. So ang ginagawa ngayon ng iba eh tinatapyasan to. Ito tatapyasan mo at ang pwedeng ilagay diyan ng fit para sa ating cabin filter ay yung pang Suzuki SX4. Guys, Suzuki SX4. Shout out pala kay Sir Angelo, ang ating official partner sa AC system ng APB Club PH. Pwede kayo doon bumili, umorder. At doon din tayo nagpapalinis ng aircon.
Kung may problema naman kayo na electrical at singaw, eh dali nyo kaagad kay Sir Angelo. Kung nagpaplano kayo magpalagay ng cabin filter, malaking tulong to. Umorder lang kayo kay Sir Angelo. Doon tayo, doon kami kumukuha ng mga cabin filter. Kahit sa Team Celerio, doon din, official partner yon. Official partner din to ng Suzuki APB Club PH. So, ilike nyo ang kanyang page, Angelo JR. Ito guys. So, tara na, babara na natin guys. Ito guys, yung Sonrox. May mix siyang ganito yung Sonrox na nilalagay ko. Ang gamit kong Sonrox, yung Sonrox na pang decolor. Kasi hindi siya ganun katapang. Ngayon guys, i-sprayan ko yung loob ng evaporator. Bababara natin para ma-disinfect yung mga mikrobyo sa loob at mababaran, madali matanggal yung mga alikabok. Guys, sprayan na natin. Yan. Sprayan mo lang guys. Damihan ng spray. Hindi ito nakakasira guys ha. Mas delikado pa ngayon ginagamit ang mga AC technician na lye. Masyadong matapang yun guys. Dati kasi ako guys naglilinis ng AC system nung ako ay nagtatrabaho pa sa Twins Motors sa tapat ng SM Valenzuela. Kapag wala kaming gawa ay natatawag kami. Nasa under chassis ako, natatawag kami para sa mga AC cleaning. So guys, na-sprayan ko na. So guys, nakikita nyo na yung loob. Binabaran ko na ng Sonrox. After 5 minutes, i-sprayan natin yan. Para ma-flush out yung mga dumi at yung residue ng Sonrox. Ngayon guys, habang iniintay natin yung 5 minutes, alisin naman natin ngayon yung blower. Tatlong tornilyo lang guys yung blower ha. Napakadali lang na ito tanggalin. Guys, tanggal na kaagad. Ang bilis lang tanggalin. Ayan guys, ang blower. Natanggal na natin yung blower guys. Tatlong tornilyo lang to. Napakadali. So makikita nyo, hindi ganun karumi. Kasi last November ko lang siya nalinisan. Kahit wala siyang cabin filter, hindi siya ganun karumi guys. Ngayon guys, habang inintay pa natin 5 minutes, wala pa. For safety guys, kasi pa-flush out natin to ng tubig mamaya, susuportahan ko lang ng tela yung lugar na to para kung mag-overflow hindi mababasa yung carpet. Ang gamit natin guys, pressurized water. Yung tubig na iniisip nyo saan pupunta, lalabas yun guys sa drain plug palabas. Walang papasok dito. Huwag lang natin hintayin na pag alam nyo na mapupuno yung loob, stop nyo pag-spray ng tubig. Okay guys, 5 minutes na. Ito yung gamit natin, tubig oh. Malakas to guys ha. May pressurized. So ang gagawin natin guys, yung nakita nyo yung butas, dun saan natin tinanggal yung resistor, dun natin ipa-flush out yung mga dumi ng evaporator at ng kung saan din natin in-spray yung Sonrox. So guys, wala nang bula.
natin loob habang unti-unti na natatapon yung tubig. Guys, mas madali lang linisan, guys, di ba? Madali lang. Mamaya linisan na natin yung blower. Hello guys, brush lang 'yan. Guys, so linis na loob, guys. Ayo. Linis, walang naiwan na tubig. Ano, amoy bago na naman tong hangin ng aking aircon. Mabango. Bukod sa malinis na, na disinfect pa natin, guys. Hello guys, tapos na guys, no. Testingin natin kung tama ang ating kabit. Buksan natin ang aircon. Testingin natin ang blower. 1 Magana 2 3 4 So, lahat gumagana, guys. So, balik natin sa 2. Amoy sunrocks nga lang, guys, no. Pero unti-unti yan mawawala. Malamig. Ang gusto ko lang, guys, sa ATV, guys, napakalamig ng aircon nito. Kahit tirik ang araw, napakalamig ng aircon. At hindi pa sirain, guys. Tamang alaga lang sa ating aircon. Ang usually lang naman na nasisira sa atin ay yung auxiliary fan. Yun lang naman ang common sa AC system. Yun lang ang common na nasisira. Sa tandaan nyo, guys, ang GLX ay dual aircon. So, mas madali niya mapalamig ang buong cabin. At sa tingin ko, guys, sa aking opinion, dahil dual AC ang GLX, eh, mas matipid siya sa gasoline at mas komportable siya gamitin dahil mas madali mapalamig. Unlike sa GA model, ang GA model, guys, ay single AC sa harap lang. So, ang tendency niyan, number 1, pag marami kayo. Number 2, hindi pwede yun. Hindi aabot ang lamig sa dulo. So, number 3, ang ating blower para umabot ang lamig sa likod. So, ang tendency niya, kung number 3 ang blower, guys, so, kahit ano lamig ng ating AC, ay hindi basta-basta mag-automatic. Kasi nagbe-base yung ating temperature sa namemaintain na lamig sa loob bago siya mag-shut off. Kung ang lamig na nanggagaling sa evaporator ay lagi blown out, lagi niyang nilalabas at hindi na may maintain yung tamang lamig sa loob, ay hindi siya mag-automatic. So, ang payo ko sa mga may GA model ay mas maganda magpa-dual aircon kayo. Hindi lang blower ang ilalagay nyo, kundi dual aircon para hindi hirap ang inyong AC. Abang kung hindi siya nag-automatic, tuloy-tuloy lang umaandar ang inyong compressor. At mas madali masira ang compressor. Kay Sir Angelo JR kayo magpakabit, guys. So, may discount lahat ang APB Club members. Ang official member ng APB Club PH. So, guys, ngayon, kanina pa umaandar. Seems everything is normal, guys. So, gagamit tayo ng temperature gauge. Ito, gamit ko pa ito nung nagtatrabaho ako. Fahrenheit ang gamit ko. Ang gamit, ang reading neto, guys. So, ang normal reading neto, guys, ay dito mula sa output vent, ang normal reading dapat ay nasa 35 to 45 Fahrenheit. So, tingnan
na natin. Depende nga. Nagbabari yan sa temperature natin sa labas. Ngayon, makulimlim. Guys, so hindi mainit, walang araw sa labas. So, mas mababa ang reading net natin neto. Maaaring nasa 38, 37. Ganun, guys. Pag medyo mainit naman, kabisado ko na kasi, guys, yung sa selleryo ko. Pag medyo mainit naman, tirik ang araw, naglalaro yan ng 40 to 41 Fahrenheit. Pag gabi, guys, na bumabaksak. Kailangan mo ng heater. Bumabaksak ang lamig kasi walang araw yun. Mas malamig. Okay, sa blower number 2 gamit ko. So, hintay pa tayo ng konti. Kung ang tanong nyo, guys, masyadong malamig ang 35 to 45 Fahrenheit. Oo, guys, malamig yun. Dapat galing naman yun sa output vent ng ating AC. Talaga malamig. Pero guys, habang lumalayo yung hangin papunta sa likod, nag-iiba, guys, ang temp niyan. Nag-iiba ang temp. So, hindi siya ganun nakalamig mula dun sa pinanggalingan niya sa output vent. So, normal lang yun, 35 to 45 Fahrenheit. Pag ginanun mo, mga hanggang talaga yung lamig. Masakit yan, hindi ka tatagal. Tagos ang kaputo. Pero kung hanggang ganito, guys, hindi yan. Tolerable yung lamig. Iba yung reading ng temperature dito at iba ang reading ng temperature doon. Habang lumalayo ang buga ng aircon, ay nagbabago ang temperature. Kaya nga, guys, payo ko sa mga GA model ay magpa-dual aircon para hindi hirap ang kanilang compressor. Mas tatagal ang buhay ng compressor. So guys, check natin. So, ang output temperature vent ay nasa 41 Fahrenheit, guys. Okay. 41 Fahrenheit. Pero hindi pa siya ganun katagal. Magbabago pa yan, guys. Magbabago rin yan habang umaandar tayo. Iba kasi yung nagre-revolution. Kapag nagre-revolution, mas napapabilis yung ikot ng compressor. So, mas malamig. Kaya pansinin nyo, tapakan nyo yung accelerator, naka-idle kayo. Tingnan nyo konti, mamamatay. Mag-automatic, mabilis mag-automatic ang ating aircon. Kasi napapaikot na mabilis yung compressor. So guys, yan muna ang ating DIY para sa APB. Abangan nyo pa ang mga susunod kong DIY. Thank you for watching, guys. Don't forget to subscribe to our channel. Bye-bye.